Automatic ignition. Kung ito yung ignition, so for example, bawa mo yung aircon. So pag malamig pa yung makina, pag bawa mo yung aircon, so under ito. Nakaloko siya. Mabagal yung ikot. So pag inabot na ng ano, pag uminit na yung tubig ng sa radiator, okay, sa makina, pagkukuman na yung computer na i-high speed na niya yung ano, yung fan, yung motor. So high speed siya ngayon. Yan. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So kung mapapansin nyo guys, meron tayong dalawang auxiliary fan motor dito. So bali ito nakakabit sa radiator o kaya sa condenser. So bali ito ay radiator fan o kaya condenser fan. So bali ang ito guys, yung fan na to, ito yung nagpapalamig sa tubig ng radiator para hindi mag-overheat yung makina. Saka ito rin ang nagpapalamig sa condenser, yung sa aircon, sa harapan ng makina din. So may nagtanong sa akin guys na kung ano daw ang nagko-control dito, kasi pag buhay ang aircon, low speed siya, sabay itong gumagana yung dalawang fan. Meron ako itong wiring diagram, papakita ko sa inyo. So ayan, ayan yung wiring diagram nyo guys. So doon sila tatanong kung ano nagko-control, bakit nagkakaroon siya ng high, low speed saka high speed itong motor. Kasi pag buhay ang aircon, iikot siya mabagal, dalawa sabay. Itong fan na to, itong fan na to, ito, saka yun. Pag buhay ang aircon, halimbawa pag malamig pa yung makina, pag buhay ang aircon, sasabay ito ikot, kaso mahina nga lang. Naka-low speed siya. Tapos pag uminit na yung makina, yung tubig sa makina, mag-high speed siya. So yun ang tatanong niya kung magko-control, bakit daw nangyari yung ganun. So ito yung wiring diagram niya guys. So bali kailangan ko siya ng tatlong relay. So bali ito yung motor natin. Dalawang motor, kailangan ko ng fan 1 saka fan 2. So ito yung low speed niya. Ito yung high speed relay. So ito yung magko-control. Pero magko-command doon guys sa galing sa ECM or ECU. Pag sa mga Japanese car, anong tawag nila eh? ECU. Sa American car, ang tawag nila ay ECM, Engine Control Module. Saka sa Japanese car ay Engine Control Unit. So ito yung high speed na to, ito yung control na to, yung command, ito yung mga galing sa ECM, high speed saka low speed. So ang command na yung sa computer guys ay ground, negative siya, negative ang magti-trigger. So bali ito yung connection niya. So bali itong low speed na relay saka high speed, yung 13 nila sa battery, kailangan mong gumamit ng fuse box, ng fuse holder sa fuse. So nakarita sa battery. Tapos itong 85 no relay, yung tatlong relay na to, yung 85 nila galing sa ignition. Tatlo pinagsama, halos magkakasama yan. Tapos yung balik, kailangan yun ng isang relay guys. Yung dalawang relay ay ordinary relay siya. Tapos sa kailangan yung isang relay ay yung mayroong normally closed, normally open na relay. So yung kasing normally closed, normally open na relay, yung mayroong 87A. Kasi pansinin nyo guys, ordinary relay walang 87A, 87 lang siya. So ayan na, yung relay na may normally closed, normally open, mayroong 87A. So ganito yung loob niya guys. Yung pag hindi naka-trigger itong, pag wala supply itong coil na to, yung 85-86, pag wala supply yan, itong 87 yung, saka yung 30, magka-contact na siya,
naka-close na siya. Naka-normally close siya. So, ang ground ng motor, yan ah, ito yung sa low speed. Pag trigger ng aircon, for example, boyang aircon mo, so magmamagnet ito, magti-trigger ito, ito 5-6. So, tatakbo rito yung supply. Pupunta sa positive, yung sa wire ng motor. Yung isang wire. Bali, positive rito. Yung ground ng motor, hindi sa ikot hanggat walang ground itong motor. So, kumuha siya ng ground dito sa isang tumawid dito sa normally closed, normally open. So, hindi pa ito naka-engage. So, nakalapat pa ito 30 sa 87 eh. Magkakontak pa sila. So, tatakbo yung power yung wire dito. Kukuha siya rito ng ground sa isang motor. Kasi naka-ground yung kabila ng motor, yung sa fan motor number 2 natin. So, iikot ito kasi ihigupin niya eh. Kukuha siya ng ground dito eh. So, yung ground tatawid sa carbon brass armature ng motor. So, tatakbo siya rito yung ground. So, iikot ito. Naka-low speed siya, mahina. Sabay sila, iikot. Tapos, pag nag-high speed, halimbawa, na-detect ng makina na computer na mainit na yung tubig na makina. So, ang yung sensor, magkukuman, sasabi sa computer na oh, kailangan mo na utosan itong relay na bumukas para sa palamigin yung tubig. So, itong high speed, ang magkukuman, yung computer magkukuman dito, yung relay na to ng control saka sa high speed na relay. So, magkukuman siya, sasabay itong magbubukas, iti-trigger. 86 saka 86 ng control relay nito saka yung high speed relay. So pag nagbukas, so bibitaw na itong 87A. So bibitaw na siya kasi ihigop na magmamagnet na to eh. Lilipat na sa 87 yung 30 saka 87, ito na maglalapat. So yung naka-ground itong isa. So papalo siya ng ground dito. Ito. So, solid ground na yung papasok dito. Ibig sabihin, tutuli na yung ikot. Tapos, wala na siyang contact dito sa 87A na to. Wala na siyang contact dito. Putol to kasi lumipat na yung contact eh. So, ito, solid ground din siya. So, magka-high speed siya. Kaya nagkakaroon ng low speed saka high speed. Diba? So, pag automatic ulit, pag bumaba ulit yung tubig ang init ng tubig, so, bibita ulit ito yung control na to, bibita ulit yung command, bibita ulit, so back to normal na naman siya. So back to normal na naman siya, bibita ulit, lalapat na naman ito yung 30 sa 87. So back to normal na naman. So kung mapapansin nyo, but may diode, ito diode. Pag wala na siyang, halimbawa pag galing sa ikot, pag bumita itong relay, umiikot pa itong fan eh, yung blade ay yung motor, umiikot pa. So ibig sabihin, habang umiikot siya, bibigay pa siya ng konting voltahe. So, itong diode na to ang magdi-discharge sa voltahe na yun na binibigay nito. Kasi pag umikot itong motor na to, pag wala na siyang, pag freewheeling na siya, pag umikot siya, meron siyang voltahe na nilalabas. So, itong diode ang magdi-discharge sa kanya. Kasi kuminsan, masilan itong computer, kaya hindi, para hindi bumalik yung supply. Saka na, siya rin magdi-discharge sa power na to. Magdi-discharge yung power niyan. So, ngayon guys, i-actual natin itong diagram na to. So ngayon guys, actual natin. So kaya yung relay na isa, yung mayroon normally closed, normally open. Tapos yung dalawang relay, yun ang relay ordinary. Pag sa ordinary relay guys, pwede kayo gumamit ng kahit 4 pin, 4 na pin, 4 na pa. Ito kasi yung mayroong normally closed, normally open na yan. May A siya. Gitna. Ito. Sa gitna ito na 87. Meron yan. Ano. May A na nakalagay. So, i-wiring natin. Pagdikitin ka muna ito. Pagtabihin ka.
Ayan. So ayan guys, ayan diagram. So yung 30 nung high speed saka low speed, pagsamayin natin. So ito yun. Itong 30 na sa ibaba. So ito. Pagsamayin natin ito. Sumahin natin. Kasi dito guys, ito yung magkahiwalay sila. So, pwede natin paghiwalayin nito, kaso nga lang dadaan pa rin ng fuse eh. Wala tayong, ano, wala tayong available kong fuse lang, isa lang. So, yan. So, pinagsama ko na siya. Pwede nyo na pagsamahin itong 30 dalawa. Pwede nyo na paghiwalayin ng fuse. Kaso nga lang, lakihan nyo lang na apirahin ng fuse para hindi malusaw. Para rin siya uminit. So, yan. So, ibig sabihin, pag yan ni 30, so gawin nyo mga 50 o 60. 60 amperes. Pag wala kayong makita, di tig-isang relay na lang at tig-isang fuse ang gagawin nyo. Paghiwalayin nyo ito. So, dito pinasama ko para hindi siya magarang magulo. So, yan. So, yung 30. Tapos yung 85. Tatlong 85, guys. Tatlong 85 na ng relay na ito. Yung tigi 85. At ipasama na rin. Sama-samahin natin. Yan. Sama-samahin natin. So, kanwari, ito yung ignition natin. Yung switch na ito. Ito yung ignition. So, pati nilagay dito. Lagyan ng tape para yan itong ignition ito yan. Tapos yung 86 saka 86 nung control yung sa gitna, samahin natin yan o. Samahin natin yung control 86. Ito yung papunta sa SAM or ECU sa computer. So, saka ito. So, ito yung maging high speed, low speed. So, may itong 87 ng low speed at may ikabit sa motor. Sa wire ng motor. Tapos, itong 30 na to. So, yan. Kakabit ko. So, bali ito. Yung 30 nung 87 ating rito sa motor. So bali ano to guys eh. Yan. So ibig sabihin, kasi naka positive ito. So positive ang papasok dito. Sa side na to. Kaya mamayari lang para na pala ng diode yan. Tapos itong itim na to, yun ang magiging ground. Itong 30 sa motor. Yan. So, baka kayo mali to guys. Gawa nitong kulay. Huwag yung sundin ng kulay. Huwag nyo natin din yung kulay. Doon tayo sa number. Sa connection. Yung 30 nito, sa motor. Ito yung magiging ground niya eh. Ground ang tatakbo rito eh. So, tapos yung 87. 87 eh. Ito yung kakabit natin dito. Yun o.
77 papunta sa motor na isa. Sa motor na to para sa high speed. So ayan. Dito tayo. Ayan, sa high speed. Kasi positive to mamayang lalabas. Magpapalit sila. So ayan. So tapos itong 87 na tama. 87. Ito yung ground na. Direct na sa ground. Ito. Yan. Sa ground na yan. Tapos itong pag na yan. Ito na lang tayo. So yan. Kasi itong itim, i-ground ko to. Yung kabila ng motor, ground ko. So pinagsama ko yung 87, ito 87 nakabody ground. So dito ko na isasama kasi magbabody ground din ito. Unicative din. So yan. Yan siya. So ito yung maging command ko mami. So yan na guys. So yan. So ito ikabit ito. Open natin na switch. Yan. So yung diode guys, itong diode, so mayroon ulit diode. So kaya na position, ito yung positive ng diode, ito yung negative ng diode. So ang takbo na yan guys, ang paparoon, nakablock siya, hindi siya pwedeng tumawid sa kabila. Pwede siya rito, pwede siya, hindi siya pwedeng pumunta roon, pero pwede siyang pumarito yung wire. Kaso nga lang ito guys, kaya mapapansin nyo bakit yung, kasi itong side na to positive ng diode, ito yung side negative yung sign. Kasi pag nagyan mo ito ng positive, saka negative to, mayroon continuity. Pero pag nalitad mo, pag ito ginawa mo positive, ito ginawa negative, wala, hindi siya magbubukas. Hindi. Ang kailangan natin ay itong side na to, ito yung lagay sa negative dito, negative ito para ma-discharge sa yung power. Saka ito, kasi ito positive, ating lagay dito. Optional naman guys. Optional, kahit walang, pwede rin walang diode, pwede rin may diode. Kasi pag may diode kasi, yung protection sa, ano, sa computer. Kasi may mga computer naman sila na bumabalik yung supply. So, kailangan ng diode. Protection na rin sa computer. Kasi siyang mag-discharge niya, i-discharge niya yung kuryente na ibinibigay nito, yung counting voltage na yun, i-discharge niya pag nakatigil na yung, pag wala na siyang supply. Kasi habang umikot siya, ibibigay siya ng supply ng counting kuryente. So ganoon din yung kabila guys, ito yung negative, yan ang position pag ganoon yan eh. Yan yung gawin natin. So, titipan na natin. So, ayan. Alisin ko na ito. I-on natin ang ignition. Example, buhay mo yung aircon. So, pag malamig pa yung makina, pag buhay mo yung aircon, so, under ito. Nakalukos siya. Mabagal yung ikot. So, pag inabot na ng, ano, pag uminit na yung tubig ng sa radiator, okay, sa makina, magkukuman na yung computer na i-high speed na niya yung, ano, yung fan, yung motor. So high speed dyan ngayon. Yan. Kung marinig nyo, malakas yung panahangin, buga ng hangin.
So pag malamig na yung makina, yung tubig sa radiator, saka yung tubig sa makina, yan, back to normal na naman yung likod niya. So pag namatay yung ano, pag namatay yung aircon, limba pag pinatay mo yung makina o aircon, so habang umiikot siya kasi may kuryente pa siyang sinusupply, meron pa siyang konting-konting voltage na sinusupply, so itong diode ang magdi-discharge sa kanya. Bali optional naman to, tulad sabi ko kanina, optional naman kung kahit walang diode, pwede naman eh, gumagana siya at walang diode eh. For example, pag radiator lang ang, pag makina lang yung gumana, pag makina lang ang, halimbawa wala kang aircon, halimbawa pag wala kang aircon, makina lang, tubig lang ang radiator, so ito lang gagana, isa, high speed siya. Yeah. High speed siya. Pag buhay mo ng aircon, so dalawa siya. Tapos pag lumamig na siya, pag naka-aircon ka, maglo-low speed siya. Yan. Pag umit ulit, magka-high speed ulit siya. Yan. So, okay na guys. Sana meron kayo na ulot na konting kaalaman. Okay guys, don't forget to subscribe, share, like, and comment.